So, sa mga nakakakilala po sa akin dyan. Opo, nagbo-vlog na po ako. Hi guys! My name is Dara Nagalan. Welcome to my channel. So, sa mga nakakakilala po sa akin dyan. Opo, nagbo-vlog na po ako. So, ang mga iba vlog ko po or content ko po is about sa tutorial. Since, ayun lang naman kasi yung pwede kong i-vlog sa inyo. Hindi naman kasi ako prankster or hindi ako marunong mag-prank masyado. Madali kasi mahalata kapag mumpa-prank ako. And hindi rin naman ako layas para mag-vlog ng travel vlog, diba? So, siguro, yun nga, tutorial vlog na lang yung gagawin ko. Bahala na. Bahala na. So, yun nga. So, bakit ko nga ba naisipang mag-vlog? Kasi una, nainggon niyo ako sa kapatid ko. And since wala naman din akong ginagawa, bakit hindi ko rin gawin, di ba? So, ngayon nga, tuturuan ko kayo kung paano mag-screen record sa ating laptop. Marami siguro sa atin or sa inyo dyan na hindi alam kung paano mag-screen record sa ating mga laptop. So, kung gusto niyong matuto kung paano, keep on watching. So, I am now using my own PC here. And the first thing we have to do is to open our Google Chrome and search for the Screencast-O-Matic Screen Recorder and Video Editor. Actually, siya yung ginagamit ko ngayon kasi napakadali niyang gamitin. So, once na makita ninyo yung Screencast-O-Matic Screen Recorder and Video Editor, ay i-click lang natin ito. I-scroll down lang natin siya hanggang sa makita na natin yung Download the Free Screen Recorder. So, i-click lang natin siya. And after that, we have to choose between the Launch Free Recorder and the Upgrade Recorder. And kailangan nating piliin yung Launch Free Recorder kasi may bayad yung Upgrade Recorder. We need to wait at least 1 minute sa pagda-download. So, once na ma-download nyo siya, ay makikita nyo na itong tools na to. So, kailangan nyo mamili between the screen, webcam, and both. So, once na makapag-decide kayo kung paano ang pagre-record na gagawin nyo, ay i-click lang natin itong red button here na may record. And makikita nyo rin dyan na meron kayong 15 minutes maximum of time sa pagre-record. And once na mag-record na tayo, ay makikita natin ito dito sa baba. So once you are finished and if you want to save your videos, just click done. Then i-click lang natin itong save upload. And then after that, ay i-click lang ulit natin itong save as video file. So, kailangan nating mamili kung saan folder natin siya gustong i-save. So, I choose to save it in my desktop. And after that, ay i-click lang natin ng OK. And then, i-click lang natin ulit itong publish. And mag-iintay lang tayo ng ilang seconds para ma-save natin yung video. And once we're done, ay makikita na natin kung saan folder natin isinave ang ating video. At ngayon po ay tapos na po tayo. Sana po ay may natutunan kayo sa ating content ngayon. And sana po ay marami pa po kayong matutunan sa mga susunod ko po pong eco-content. At kung sa tingin nyo po ay makakatulong itong mga content kong ito sa inyo, ay isubscribe nyo na po ako. And sana, hopefully by next week or sa susunod ko pong vlog ay makapag-review po tayo ng mga items. Thank you nga pala sa may-ari ng ring light na ginagamit ko ngayon kay Glenn Aguila. Sa hindi pa po nakaka-subscribe sa kanya, i-subscribe nyo na po siya.
And bago po matapos to, ay binabating ko po muna ang inay, si Glenn at si Popoy. Ayun. Thank you guys.